Hello po mga kapadyak. It's another weekend. So it's another ride day for me. So in this video, nag-target po ako na makarating ng Boso-Boso. Isa po ito sa mga town sa Antipolo na medyo malapit na po sa may bandang Tanay in Rizal. So right now, nandito po ako sa Marcos Highway. At ang kasama ko po ngayon ay ang aking bilas na si John. At magkikita po kami dito sa may bandang gate ng subdivision nila along Marcos Highway. So dito ko po siya sa 7-Eleven hihintayin. So time check, it's about 6:15. Tara, red light. So, being a resident of Rizal, mga kapadyak, syempre, it's only natural na dapat unahin ko muna yung mga lugar na madalas pinupuntahan ng mga bikers dito sa area namin. So, isa na nga ang Boso-Boso sa mga famous na puntahan ng mga bikers tsaka ng mga motorista. Ayan. So based on sa konting research, ang Boso-Boso was actually the original site of Antipolo in the late 16th century bago nalipat yung town center to its present site dahil nga daw sa harassment na naranasan noon ng mga Jesuits who established the town from the Dumagats who originally inhabited the town. So, ayan, to my left, yung kasama ko, si John. Siya yung bilas ko. So, siya yung makakasama ko for the rest of this ride. So, right now, we are approaching SM Masinag. And, as usual, start na naman po ng unang ahon, which is yung banayad na ahon going to Masinag. Doon sa ride out nga pala namin ni John, nakasama pa namin si Ryan, isa rin naming kaibigan na ngayon ko lang nalaman na nagbabike din pala. May mga kasama din siya and they all came from Quezon City. And balak din nilang makarating ng Boso-Boso. Di na namin sila sinabayan kasi wala naman talaga sa plano. And at the same time, may sarili din silang grupo. For sure, may sarili din silang plans for their ride. So right now, ayan, malapit na ulit tayo sa Masinag. So kung naalala nyo po, pagkanan, yan po yung Sumulong Highway. Diyan po ako unang nag-ride out noon doon sa first vlog. So going to Antipolo. So ngayon, dumiretso tayo along Marilake. At papunta, ito naman, itong direction na to, papuntang Cogyo. So, ito yung way papuntang, or isa sa mga way papuntang Boso-Boso. Actually, magkakaroon ng twist tong ride na to, mga kapadyak. So, abangan nyo hanggang dulo. So, kaya tinawag to na mini Rizal loop. Dapat talaga, hindi mini Rizal loop to eh. Ang target lang talaga namin ay makarating ng Boso-Boso. Pero abangan nyo pagdating namin ng Boso-Boso kung ano yung mapapagdesisyonan namin na gawin ni John pagdating namin ng Boso-Boso. So ito yung unang stretch of a series ng mga ahon, mga kapadyak. So when I say series, so abangan nyo, talagang maraming ahon ang mararanasan ko dito. O nga pala mga kapadyak, kung bago kayo sa channel na to, baka gusto nyo pong i-consider mag-subscribe, mag-like, mag-share, and mag-comment. And don't forget to hit the notification bell para din po ma-update kayo sa mga bago kong vlogs. So yun, salamat po ah!
So at this point, nakarating na po ako sa may SM Cherry. So ito yung isa sa mga nahirap akong marating noon during the early stages ng pagbabike ko. So ngayon, narating ko siya as an achievement ng walang hinto. Dati kasi nakakailang hinto pa ako, makarating lang dito sa Cherry or sa SM Cherry. Sa bandang unahan, hinihintay na ako ng bilas ko. So parang ganun yung naging arrangement namin. Mauuna siya, tapos at some point, para makapagpahinga din siguro siya, hihintay niya ako. So yung bilas ko kasi medyo biyasa na yan sa pagbabike at mas marami na siyang narating kesa sa akin. So kaya ako, humahabol pa lang dun sa kakayanan niya sa pagbabike. So eto muna yung unang pit stop ko, pit stop namin. May nanghiram kasi ng tools sa bilas ko kaya napilitan muna kaming hintayin para matulungan din naman natin yung isang kasamahan natin na nangailangan din ng tulong. Siyempre, di ba, malay nyo, baka in the future kayo din mangailangan ng tulong along the way. So it pays to pay it forward. So nandito kami sa bandang Cherry Foodarama or SM Cherry sa Antipolo. At yan po yung nakikita nyong stretch ng Marilake Highway. So yun, so pagkakataon na rin to para makapagpahinga ng konti habang iniintay namin yung tools ng aking bilas. So after a few minutes, tumuloy na kami ng bilas ko towards the direction of Kogyo. So ngayon, nandito na po kami sa may bandang Pagray. So medyo banayad na ahon po yan. So nakikita nyo, kaya medyo mabagal ulit ako. And at the same time, kita nyo rin, pasikat na rin po ang araw. At this stage talaga, hindi pa talaga kondisyon yung katawan ko for mga ahon. So, pang endurance lang muna. So dito mga kapadyak, nag-water break muna kami ng bilas ko. So malapit na kaming makarating ng inarawan yan sa Antipolo. Shoutout! Sasawa ko! Binayagan ako magbay! I love you! Carol Mousay! Francesca Mousay! Bye mo tayo! Bye mo back yan eh! So kaya pala tanong ng tanong, kung naka-on na yung camera ko, magsha-shoutout pala yung bilas ko sa kanyang pamilya. Kaya yun. So to my left, makikita nyo, yan na po yung sa may Sun Valley. Pansin nyo rin na parate ko nauungusan sa bisikleta ng bilas ko. Parang napakabilis ng bisikleta niya, no? So in the succeeding vlogs, mag-bike check tayo para mabigyan nyo rin ako ng tips mga kapadyak kung ano ba dapat ang gawin ko para ma-upgrade yung aking bike. Hi! Racing ulit! Magiging malakas din ako balang araw. Abutan ko rin kayo! Ang sandali pa mga kapadyak, eto na! Inarawan! Unlock! Woo! Yes! Inarawan! Malandaya! So ang barangay Inarawan mga kapadyak ay isa sa 16 na barangay ng Antipolo. So situated siya 168.9 meters or 554.1 feet above mean sea level. Madadaanan mo talaga to along the way pag papunta ka ng Buso-Buso. So syempre, milestone sa atin to, kaya picture muna.
totoong mataas na yung pagkatapos ng tuloy. Ito hindi pala masyado, kala ko. So narinig niyo yun mga kapadyak, totoong mataas na daw. So here we go. At this point mga kapadyak, nabanggit na sa akin ng Bilasco na hindi pa kami nangangalahati. So kahit pa chani-chani, basta makarating kami doon sa Boso-Boso ngayong araw na to, masaya na ako. So dito ko na lang po muna tatapusin ng vlog na to mga kapadyak. Pasensya na po, medyo napahaba. Pero it was a very long day that day. Kaya sana po samahan niyo po ulit ako sa susunod kong vlog sa pagpapatuloy po nitong ride na to with my Bilas. And o nga po pala, kung nagustuhan niyo po tong video na to, you might want to consider subscribing po sa aking channel and hit like and share this video. And comment na rin po kayo sa baba kung may time po kayo. So see you on the next vlog. God bless po mga kapadyak. Ingat-ingat.